at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manubos at inayong dalawin, at inayong dalawin, dalawin sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating aminin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsilang ng iyong nagkatawang taong anak, sinimulan mong pagningningin ang iyong pagliligtas. Pagkalooban mo kami ng pananampalatayang matatag, upang sa iyong pagtataguyod kami ay sumapit sa iyong ipinangakong marilag na hinaharap. Sa pamamagitan ng iyong anak, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang Diablo. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid ay hindi umiibig sa kanyang kapatid at hindi anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit sa pooy ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umingay ka karagatan at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umubo, umugong sa palakpakan pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak
ang lahat ng kabundukan. Kahit saan namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Kahit saan namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang Kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabbi?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halika kayo at tingnan ninyo," ani ni Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Noo'y mag-iikaapat na ng hapon, ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan ay sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan ko'y sa iyo'y Kefas. Ang katumbas ng ngalang ito'y Pedro." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang maganda at pinagpalang araw po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Ako po si Father Kim, kasama ko po si Father Mike at Father Archie at ang aming mga parish staff. Kami po ay galing sa parokya ng San Juan Bautista, doon ho sa may pinaglabanan sa may San Juan. Ito po ay ang aming taunang panata, pasasalamat sapagkat magandang pasimulan ang taong ito sa isang pasasalamat sa pagtanaw ng utang na loob sa ating Jesus Poong Nazareno. At nakatutuwa na akmang-akma ang ating ebanghelyo sa araw na ito. Tanong ng dalawang alagad kay Jesus, "Saan po kayo nakatira, Rabbi?" Saan po kayo nakatira,
Rabbi, ibig makita ng dalawang alagad si Jesus. Ibig malaman ng dalawang alagad kung saan nakatira si Jesus. Pero bago nila makilala si Jesus, bago nila matagpuan si Jesus, kanino nila unang narinig at nakilala si Jesus? Kay Juan Bautista. Nang sinabi ni Juan Bautista, ito ang kordero ng Diyos. Sa halip na sabihin ng dalawang alagad, nasaan? Ituro mo sa amin. Anong ginawa ng dalawang alagad? Nang narinig nila ang mga sinabi ni Juan Bautista na ito ang kordero ng Diyos, sabi sa Ebanghelyo, walang ano-ano'y sumunod ang dalawang alagad. Narinig at sumunod. Pwede naman ang maging unang reaksyon ng dalawa nang marinig nilang iyon ay magulat, mamangha at magtanong, nasaan at sino siya? Pero sa Ebanghelyo, nakatutuwa ang naging reaksyon ng dalawang alagad. Nakinig at sumunod. Sa halip na magtanong, ang ginawa nila, nakinig sila sa sinabi ni Juan Bautista at sinundan nila si Jesus. Kaya nang akmang susunod na sila kay Jesus, nagtanong si Jesus, ano ang hinahanap ninyo? Ano ang ibig ninyong makita? Ano ang ibig ninyong mapuntahan? At ang tugon ng dalawang alagad, saan po kayo nakatira, Rabbi? Ibig naming makita kung saan kayo nakatira. Ibig naming pumaroon kung saan kayo nakatira. At nakatutuwa ang karanasan ng dalawang alagad. Nakinig at sumunod. Faith comes by hearing. Nagsisimula ang pananampalataya sa pakikinig. Kayo ho bang mga deboto ng Jesus Nazareno? Paano nagsimula ang pananampalataya nyo kay Jesus Nazareno? Hindi ba't pinakinggan ninyo rin ang pinipintig at tinitibok ng inyong puso? Pumupunta kayo dito sa Quiapo para mamanata at manalangin dahil dala-dala ninyo ang laman-laman ng inyong mga puso. At sa pakikinig ng nilalaman ng inyong puso, pinakikinggan din ninyo ang pintig ng puso ng Jesus Nazareno. At ano ang pintig ng puso ng Jesus Nazareno? Ibig din niyang makita. Ibig din niyang makasama. Ibig din niyang marinig ang nilalaman ng mga puso natin. Kaya, akmang-akma ang tema ng ating kapistahan sa taong ito. Ibig nating makita si Jesus. Si Jesus ang bida, si Jesus ang sentro ng ating puso, si Jesus din ang siyang mananahan sa ating buhay. Kaya sana mga minamahal na kapatid, sa bawat pagpunta natin dito sa Dambana ng Jesus Nazareno, dito sa Quiapo, yan sana
ang lagi nating maging bukang bibig. Yan sana ang maging bukang bibig at pintig ng ating puso. Naririto po kami dahil ibig po naming makita si Jesus. Ibig ko siyang papasukin sa buhay ko at iniibig kong maging sentro si Jesus Nazareno ng aking buhay. Yan sana ang maging disposisyon natin sa darating na kapistahan ng Jesus Nazareno. Bago pa man tayo lumapit sa Kanya, ibig na Niya tayong makita. Pero hindi sapat na tayo ay pumunta lamang dito sa Quiapo. Pero sana sa bawat paglalagi, sa bawat pagpunta natin sa Quiapo, ang daladala at ang pintig ng ating puso ay ang kaibigan, ang karanasan na nais nating makita si Jesus. Kaya mga minamahal na kapatid, yaan ang mensahe ngayong araw sa Ebanghelyo. Ibig nating makita si Jesus, ibig nating pumaroon kung saan naroroon si Jesus. Pero kung talagang nais nating pumaroon at makita si Jesus, katulad ng dalawang alagad, makinig at sumunog. Yaan ang totoong deboto ng Jesus Nazareno. Nakikinig sa kalooban niya at sumusunod kung ano ang ibig niya sa bawat isa sa atin. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos ang Kanyang mga pinili upang tuparin ang Kanyang kalooban. Manalangin tayo ng buong pagtitiwala upang tuparin ang Kanyang kalooban. Manalangin din tayong ng buong pagtitiwala sa ating Ama, sapagkat batid nating nais Niyang mamagitan ang Kanyang bayan para sa mundo. Ating itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga lalaki at babaeng may pananampalataya, naway patuloy na tawagin ng Diyos upang maging mga tagapaglingkod sa ating lokal na simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang ating pamilya at mga kaibigan, naway lubos na tumugon sa tawag ng ating binyag at tanggapin ang biyaya na manatiling bukas sa tawag ng Diyos upang maglingkod. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami tuparin ang iyong kalooban. Ang mga kabataan naway patuloy na magtiyaga nang may pag-asa at pagtitiwala sa katapatan ng Diyos sa kanila habang hinahanap nila ang higit na malalim na kahulugan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may karamdaman, naway maunawaan na natutupad ang gawain ng Diyos sa mga pangyayari sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga yumaunaway, magpahinga sa kapayapaan sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Diyos na lumikha sa amin, pinasasalamatan ka namin para sa mga biyaya sa araw na ito.
loobin mong makita sa aming mga buhay ang pagtitiwala namin sa iyo upang malaya kaming makatugon sa iyo ng buong puso. Inihiling namin ito sa pamamagitan ng aming mahal na Poong Nazarenong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ay aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muni kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Hesus, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga kasalanan. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ng ating mahal na Poong Hesus Nazareno ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos, narito siyang nais nating makita. Mapapalad tayo ngayong tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion.
Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Webes at Sabado, ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Stein Building. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago ko po ibigay ang huling pagbabasbas sa ngalan po ng aming parokya sa San Juan, ang St. John the Baptist Parish, kung saan mas kilala kapag buwan ng Hunyo ay nagkakaroon ng mga basaan. Pero ito ring ating shrine, no? Itong ating lugar na kung saan ngayon ay tinatampok ang ating mahal na poong Jesus Nazareno ay nakapangalan din kay San Juan Bautista bilang isang parokya. Kami po, sa ngalan po ng aking mga kasamahang pari sa St. John, ako po si Father Mike Calao, ang kura paroko po ngayon doon. Kasama ko po si Father Kim, ang aming parochial vicar. At ganun din si Father Archie Perez, ng aming resident guest priest. Kami po ay bumabati na po sa lahat ng mga deboto at sa lahat po ng mga nananampalataya dito sa ating Quiapo Church, sa ating pagdiriwang ng traslasyon. So maligayang kapistahan po sa inyong lahat. At kami pong mga pare, asahan nyo ay bit-bit po namin ang patuloy ng pagdarasal sa bawat isa sa amin. Ito po, kasama po namin ang aming mga staff, ay hindi lang po isang panata. Sa akin personally, no, ito po ay palaging sa pagdiriwang ng misa ay isang homecoming, no. Dati po ay naging parochial vicar din po ako dito at na-assign noong taong 2003. Kaya ako'y natutuwa at nakagagalak na palagi ko pong nababalikan ang ating mahal na poong Nazareno. At sa ating lahat dito, sana ang ating pagpunta dito, lalo na sa unang mga araw ng bagong taon, ito yung tinatawag po nating buena mano nating lahat. Lahat tayo ay humihiling na sana ay palagi tayong patnubayan ng ating mahal na poong Nazareno. At hari nawa, maging maayos, maging mapayapa ang gagawin po nating traslasyon sa mga dadating pong araw. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, patuloy nating makita ang Diyos sa bawat isa. Salamat sa Diyos. Thank you.
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo aking buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang usmong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, nilulualhat ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, nilulualhat ka namin.